Ako si Cecille Baun, prosthetic artist sa Pilipinas. Welcome to my workshop. Buhay pa nung asawa ko, nasa bahay lang ako. Ako isang may bahay, housewife. Pero ilang panahon lang, binawi na siya, namatay na siya. So I have to strive for a living for my 5 kids to feed. Parlor, sa isang tindahan ng mga makeup, katulad ng Avon, kinuha naman ako ng beauty font na matend sa mga repertory Philippines. Hindi naman sa prosthetic, hindi ako nag-aaral. Hindi rin ako nag-aaral, high school graduate lang ako. Kaya wala akong pagkukunan. Yun nga lang yung sa isip ko, kumisan na papagnipan ko yung ginagawa ko, pagising ko, kaya kong gawin. Meron akong parang moment na ganyan. Parang meron pa akong gustong gawin na ano kaya yon ganyan. Tapos sabi ko, paano kaya ginagawa itong lipstick na ito? Sabi ko, ano kayang mga ingredients nito? Pero hindi ako nangangahas dahil hindi ko alam ang mga ingredients. Nasabi ko, siguro yung mga prutas, ito yung pinakain natin prutas, kung yung baeka ko ay dumidikit sa balat, pinaglalaro-laroan ko lang. Sabi ko, ba, okay ito ah. Sabi ko, ganun, ano pa, ganyan. Hanggang sa ginagamit ko na. Tapos lahat naman puro eatable eh. If we eat it, the skin will absorb it, di ba? Oh, kaya safe yon. Ayun nga, hanggang sa napapapunta na ako sa mga paggrabe ang pang-prosthetic ko, kung nararun out ako ng mga, kung nauubusan ako ng ano, ng mga pangangailangan, gumagamit ako sarili kong timpla. Si Stella Estrada, yung isang artista, nilalagyan ko na siya ng mga parang guava jelly, jelly. Inaano niya, nandidiri siya, hindi makapagbigay ng dialogue. Huwag kang mag-alala, mag-dialogue ka, ikaw tuloy nakakagalitan. Sabi ko sa kanya, kuwan lang yan, jelly lang yan, kondensada, at saka yung blood, sabi ko, that is syrup, yung ano tawag doon, caro syrup. Every time tinitingnan ko siya pagkatapos ng ano niya, wala lagi. Sabi ko, ba't nawawala? Sabi ko, ba't nawawala? Pinupunasan mo pa? Hindi, kinakain ko eh. Sarap eh. Ang sarap daw kasi. Only the cobra could satisfy her unearthly desires. Night of the Cobra Woman. Nag-umpisa kaming gumawa, nag-umpisa akong gumawa sa premiere production ng isang international, The Night of the Cobra Woman. Tapos ang mga artista nila, isang modelo na negra. Pero pag na-inlove siya sa isang lalaki, kuha niya yon yung gagayumahin niya. Pag hindi naging successful, ang nangyayari, yung babae nagiging ahas. So, ginaganyan sa akin ng tao yung liig, binabali para malagyan ko. Eh, nakaganyan ako isang kamay, takot ako. Biglang merong kumurot sa akin dito, gumanon. Talon ako ng talon, no? They cannot stop me. I'm shouting. Kasama din namin, ninakap akong mahigpit. No. Come on. Yun ang mga experience ko na hindi ko pa na-experience sa iba. Ini-improvise ko pa yon, lalo rin pag nandito ang mga films na ginagawa namin. Dinadagdagan ko pa ng ano yon. Kung magagawa ko, strong ang imagination ko. At tapos, kaya ng kamay ko, power ng kamay ko. Hindi naman pwedeng mawala ang prosthetics. Ngayon, talagang umisan, umu-over na. Ang mga anak ko, unang-una, ako nanay, ako tatay. Napalaki ko sila, napag-aral ko sila. Yung dalawang anak ko nasa abroad na, nasa States, nasa Canada, tsaka Nevada. Parang accomplishment talaga.
Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Okay, bow. Thank you. Ay, may visitor ka, ha?